Hi guys! Welcome to my channel. So ngayon guys, ay i-feature ko yung aking bagong install na alarm sa aking motor, which is the Cyclone C11. So recently, nagpakabit nga ako nito guys, yung motorcycle alarm system. So I think ito ay dual ignition, yan, na klase ng alarm. So mamaya sa video, ay makikita ninyo kung ano yung ibig sabihin nun. So, nag-decide akong magpakabit nito dahil, syempre, para additional security na rin sa mga motor natin. At para mas maging conscious din o magdalawang isip yung mga gustong magnakaw dahil unang attempt pa lang nila ay malalaman na kaagad nila na mag-alarm yung motor. So, yun lang guys. Huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. May ituruan ako. Sige. Yung settings ko po ng alarm, dual ignition. Ibig sabihin po nun, combination ng remote at susen. Hindi siya yung original settings ng alarm. Sariling settings po yun. Ito, pag sinusiyan, hindi siya alarm. Nakalock yung engine. Kasi si dual ignition, kailangan unang bubuhayin si remote, magbubuhayin yung susen. Pagtigil na pagtigil sa motor, unahin lagi si remote bago yung susen. Sa example, pag ito inuna mo, automatic nila enter yan. Saka matapatay yan. Kasi ngayon, bago pala yung alarm, so baka kasi manibago ka, makakasanayan mo yung una yung side stand, then lalak mo na yung manibela. Pag di mo napindot yung andap, buhay pa yan. So dapat una si remote bago susan. Masasado mo na po yung start kaka-off. Hindi mo siya nakakalimutan. Ngayon naman, pag i-alarm mo na yung motor mo, i-activate mo yung alarm, lock button. Tumulog siya ng isang beses. So, naka-activate na yung alarm, tapos umiilaw ito ang indicator. Okay. Yung ilaw na yan is walang connection sa battery ng motor. Ang papailaw dyan, yung mismong alarm unit, merong built-in battery sa loob, pang pailaw lang yan. Okay. Tapos yung indicator na yan, kahit mawala, mapunde or putulin, hindi madi-disable yung alarm. Okay. Tapos, once na ganito naka-alarm, wala siyang consumption sa battery. Okay. Kukonsume mo lang yan, pag tumunog na, then ang nakonsume mo lang is yung blinking, nung apat na signal light harap likod. Tanging signal light lang na konsumo sa lahat ng operation ng alarm. Unlock button pag i-disable mo yung alarm or papatayin mo or silent mode. Tutunog naman siya dalawang beses tapos nawala yung indicator light. Ito naman bell, yung bike locator. For example, sa parking, hindi mo siya makita, papatunog lang yan. Tumunog siya ng 8 times. So, para madali mong mahanap yung motor mo. In case naman na nakita mo na habang tumutunog, press mo ulit yung bell na button para matapos na agad yung tunog mo. So, i-alarm ko ulit lock button. First attempt, pag inalaw yung motor, iilaw mo na yung signal light kasi inalis natin yung talking speaker. Yan yung first attempt. Tapos ihinto siya. Ngayon, pag within 10 seconds, nagalaw ulit, tutunog na yung second attempt, mas maingay, mas mahaba. Tapos ihinto na siya. Basta nag-alarm yung motor kung saan ihinto yan. Magsira na yung siya. Pero di naman siya paanda. Sample. So, nag-alarm ang motor, hindi siya napandar, push start, or kahit sa may kickstart. Unlock button, naka-disable na yung alarm. Wala na siyang alarm or silent mode. Okay. Kahit sa CR, or sirahin yung ignition, hindi pa rin na-andar yung motor. Kasi nakalock pa rin yung engine. Kaya itong motor, pwedeng i-alarm, pwedeng hindi. Lock button, pag gusto mong tumutunog, pero pag silent, unlock button naman. Pero hindi andar, kahit sirahin yung CR. Tapos, yung remote tsaka susi, hindi pwede pagsamahin, dapat ibalay. Kasi kung magkasama yan, pag ginagaw si motor, kasama ang remote. Dapat nasa katawan mo to para nasa iyo ang control. Tapos ang remote is unique per unit. Ibig sabihin, yung dalawang remote ng alarm is para dito lang. Pag ang remote ay nawala or nasira, walang kapalit ng remote, walang nabibiling remote. Palit ng bagong unit.
So, dapat talaga iingat ang remote kasi nga, pag nawala yan, another alarm na ulit. Tapos, yung battery ng remote, 1 year ang tinatagal yan. Average. So, pag nag-1 year na, kahit gumagana pa, palitan mo na rin ang battery. Basta yearly palit ka ng battery. Pero ang paratandaan mo na mahina na yung battery ng remote, pag maiksi na yung range na kayang abutin. For example, hindi na kayang mabot sa 100 liters. O kaya yung isang button, no response, battery din yun. So yan, tatlong screw, maliit. Ang battery niyan, 827. Ang itsura ng 827, mas maliit pa sa AAA. Meron yan sa Ace Hardware, sa Handyman, Selected 7-Eleven, and Selected National Bookstore. Energizer, 95 pesos ang isa. Tapos ang dalawang remote, dapat parehong ginagamit, alternate weekly. Hindi pwedeng isa lang gagamitin mo at yung isa nakatago. Kasi ang battery nabubulok. Pag nabulok yung battery, masira yung remote mo. Hindi rin pwedeng tanggalan mo ng battery yung isang remote para nakatago pa rin, may stock pa rin. So dapat alternate weekly. At pag alternate weekly, apat ng 1 year, yung next pa ng battery. Pero kung ako sa'yo, pagtaw mo na rin yung battery agad ngayon. Kasi hindi natin sure kailan ginawa yung battery na nakalagay dito. Siyempre, galing pang abroad yan. Pagkada, palitan mo na ng bago. Tapos yung volume, hindi na siya nababago. Ang adjustable lang yung sensitivity. Sensitivity, ibig sabihin, depende sa lakas ng ingay or ng vibration para mag-activate yung alarm, para tumunod. Level 1 up to level 5. Level 1 yung pinamay ng level, 5 yung pinaka-sensitive. Pag level 1, kahit galawin yung motor, hindi agad mag-a-alarm. Kailangan sobrang tagal or malakas ang vibration para tumunog siya. Pag level 5, for example, yung semento, pagdama mo na malakas, mag-a-alarm na siya agad. Ang adjustment ng sensitivity, nasa loob ng box may manual daw. Pero inuturo ko na rin. Pag iwawala yung manual, para pag nalimutan, babasahin mo na lang. Unang step, yung unlock ilalong press. Bibitawan mo lang yan pag yung signal light is umi-steady na. Then press ka nung kidlat, kada isang pindot, tutunog yung motor, bibilangin mo kung ilang beses tutunog. Kung ilan yung tunog, yun ang level. So ngayon, ang settings nito, level 4, ito yung default settings. Pag pindot, 5 yung kasunod. Ikot lang yung 1 to 5. So, level 5, ito yung pinaka-sensitive. Pag pindot mo ulit, balik sa level 1. So, ito yung pinaka-mahina. Then, 2, tapos 3. Ito yung gitna. Ang advisable, nakagitna lang. Pag i-confirm mo na, isang press nung unlock. Para mawala yung steady no signal. Kasi yung level 4 na settings kanina, masyado bang sensitive yun. For example, naka-park sa highway, naka-alarm, then lagi may sakay na dumadaan. Lagi tutunog. Bakit namin ko na masyado ang sensitive? So, level 3 is gitna. Pero kung may open muffler, normal na mag-a-alarm pag level 3 kasi loud sound yun eh. Okay. Lahat naman ng alarm is nag-trigger sa loud sound. But check natin kung tutunog pag nag-alarm ko sa level 3. Nag-a-alarm pa rin naman yan. Pero minsan kung sobrang ingay talaga ng paligid, eh gusto mo naka-alarm pa rin motor mo, bukasan mo, level 2. Okay. Or pag nag-park sa open area, tapos malakas yung ulan, level 2 pa rin. Kasi syempre ang motor is open lang sa plastic. Kung buhos ng ulan, nag-create ng vibration. So, pagka ganun, level 2 gagamitin mo. Or pag nag-park ka sa basement parking, kasi sa basement parking, konting ingay, malakas yung vibration. So, mabilis mag-trigger yung alarm. Tapos, yung remote may takip, so, medyo ibas-basa. Bawa, inabutan ka ng ulan, wala kang raincoat, kung parang dalian, may lang siyang mabasa. Pero pag matagal kang sugod sa ulan, itago mo rin ito. Kasi siyempre, electronic device pa rin yan. Pag nabasaan ang gusto, pwede pa rin masira. In case, mailubog sa tubig yung remote, huwag mo siyang pipindutin. Dapat, kalasin mo agad, pakilin yung battery, patuyin mo. Ibilad mo sa araw or ilagay mo sa loob ng bigasan para ma-absorb yung moisture. Pag yan ay napindut mo after malubog sa tubig, pwedeng masira yan. Huwag din ibabagsak yung remote kasi nakakasira din. So, tamang pag-ingat lang para magtagal yung remote ng alarm mo. Good wiring, ibig sabihin, all stock lang. Pinaka-direksyon. No added lights. Dead stream, eagle eye, blue water, kung nakatagtag ng ilaw. Lahat kasi yun sa auto lang, okay? Saka yung wiring, hindi talaga quality. Lahat yung report, mali-mali yung wiring, nagkakas ng grounded. Pinaka-direksyon stock, wala kang bagay kong problema sa motor mo.
Pag meron kang ilaw na basket na or putli, dapat pinapaltan agad. Example, yung ilaw sa likod. Yan, di ba, nakasteady na agad yan. Pag nag-break, saka lang lumalakas. So, yung mahinang ilaw, yan yung unang nawawala. Kasi yung pag-preno, minsan lang yan. Babad kasi yan. Pag napundi na siya, kahit wala kang pamalit, tanggalin mo na agad yung bumbilya. Kasi pag nakakabit pa siya, lalo nag-iinit, yung bumbilya nangingitim at yung wire nag-iinit din. Nagkakas ng grounded. Pag nag-iinit yun, pwedeng hindi gumana yung alarm, pwedeng masira, or pwedeng ma-discharge yung battery. Yan dapat, check mo lahat ng ilaw bago mo siya gagamitin. Battery condition, ang battery naman ng motor na FMI is tumatagal ng 3 years or 36,000 km sa odometer. Halimbawa, nag 36,000 km ka na, kahit dapat 3 years, basta mo na yung battery mo. Kasi after nun, hindi na siya nababawasan. Ayun yung average life ng battery. Meron ko na 3 years na, kahit wala ka pang 36,000 km, palta mo na rin. Huwag mo natin maging sobrang hina ng battery or talaga ma-discharge na. Kasi pwede rin masira yung alarm. Or pwede maging hard starting yung motor mo. Kasi nga, hindi sapat yung kuryente na kukuha ng alarm.